Dami mong reklamo. Pag-usapan natin to, itong emergency power. Ha? Palitan natin itong tog. Okay? Itong emergency power na ito. Asa na ba yan? May nabasa ako dito. Wait lang ha. May nabasa ako dito ng mga komento nito mga ito. Five hundred meters lang pala naman. Nak, may reklamo pa talaga. Oo nga eh. Alam mo yun, pwede mag-picture-picture taking doon. May Instagram, at TikTok. Ganun-ganun ka doon. Di ba? Ang ganda-ganda noon. Ay, nako. Ewan ko. Wala talaga itong mga alam mo ito, sana itong mga dilawan pumunta na lang ng ibang bansa, ano? Pati mga kaliwang grupo, pwede ba magsama-sama na lang kayo dyan sa Netherlands? Samahan nyo na lang yung amo ninyong manyakol? Punta na lang kayo dyan, please. Wala na kayo na idudulot na maganda, 3% lang naman kayo eh. Layas na kayo, please. Layas na, layas! Ha? Sa mga dilawan, tsaka sa mga komunistang aktivista, layas! Layas! Oh, ito. Emergency power, ha? Tinatanong, emergency power sa Pangulo para sa PhilHealth. Nung una, iniisip ko din, sabi ko, kailangan ba? Bakit hindi niya ba kayang gawin na may bago naman na tayong PhilHealth, ano? May PhilHealth na tayong bagong presidente. Si Giran, matikas ito, maayos na tao ito. Hindi nyo ba kaya na mapugsa? Isipin nyo, buksan nyo yung isip nyo. Parang kaya eh, di ba? O, kaya naman eh. Bakit kailangan pa ng emergency power? Diyan kayo nagkakamali. Naalala ko lang naman. Naalala ko lang nung panahon na kami po ay nasa PCOO noon. Meron doon talagang mga empleyado na hindi naman nating sabihin kurap, pero walang kwenta. Walang gamit. Mabagal kumilos, ayaw ng pagbabago. Kung ano yung nadatnan nila, gusto nila, ganun nila. Ang problema ay ito. Tinanong ko nga, bakit hindi palitan lahat yan? Para maayos ang communication, hindi kasi po pwede. May batas so na hindi po pwedeng palitan yung mga, meron tinatawag doon eh. Nakakalimutan ko na ko nung term yun eh. Sa gobyerno, meron yung appointee, at saka meron yung talagang fix yung term nila. Hindi mo pwedeng palitan yan kahit magpalit pa ang Pangulo. At yan ho minsan ang, hindi ho lahat ha, yan ho minsan ang mga nagpapabagal sa sistema. Bakit? Pag may binago ka, magre-reklamo yung mga yan. Gusto nila yung masarap lang na buhay. Kailangan yung ano lang sila, security of tenure. Sabi nga ni Pepe Malonzo, korak. May tenure sila. Ang gusto nila yung, relax na lang ang buhay. Wala nang pagbabago. Ganto na tayo hanggang mamatay. Yung mga may ugaling ganyan, pinanganak na, ito ang pinaniniwalaan ko. Ito na rin ang kamamatay ko. Eh, di mamamatay ka nga talaga. May mga ganyang tao eh. Yung, kono na yung, ganto na kami. Relax lang. Type lang dyan. Time in. Tapos na. Uwi na kami. Bye-bye. Ayaw, huwag na nating baguhin, huwag na natin ayusin ito. Huwag na tayo ng pagbabago. Ayaw namin ng pagbabago. Okay na kami dito. Yung sumasahod na kami, may benefits kami. Okay na kami, huwag nyo nang guguluhin ha. Eh, siyempre may mga appointee minsan na talagang gustong ayusin lahat. Ha? Kahit nga kami nung panahon sa PCO, ang dami namin gustong ayusin eh. Tapos kahit naman si, tig nag-meeting kami ni Sec Martin, explain niya sa amin. Ito kasi hindi natin pwedeng galawin ito kasi meron tong ganito. May ganito na ito. Tama yung sabi ni iba, papetiks-petiks lang. Hindi na pwedeng galawin yan. So ganyan na yan. Kaya kailangan diplomasya yan. Pakikisama para gumalaw yan, kumilos. Kailangan. Ayaw niya ng pagbabago. Maraming ganyan no sa loob ng gobyerno.
Lalo na sa PhilHealth. Bakit? Ayaw nila ng pagbabago. Gusto nila nakawan ng nakawan. At ang problema, hindi mo sila pwedeng galawin. Bakit? Protektado sila ng batas. Yun ang problema. Kaya nga, napakabuti ho nitong sinasabing emergency power na ito. Bakit? Dito, talagang pag sinabi ni gusto kong tanggalin yan, tanggalin ito, palitan to, ha, ito, lagay. Mas maganda. Kasi hindi ho, sana kung ordinaryo yung doon sa department, hindi, sindikato na nga ho nandyan eh. Isipin mo kung gusto nilang nakawin ng pera ng OFW, kaya nila eh. Hindi nila iriremit eh. Magre-reklamo yung OFW? Wala siyang may ire-reklamo. Ganyan na nangyayari dyan. At sa regional, may mga favoritism ng ospital. Ang bilis makatanggap ng pera mula sa PhilHealth. May mga ganyan. Anong gagawin mo ngayon? May mga kontra-kontrata yan. Wala. Pali ang kamay mo. Unless may emergency power ka. Matagal nang gatasan yung PhilHealth na yan. Kaya dapat ho talagang nako, sabi ko sa inyo. Napaka ang Mark Game Hori, salamat po. Ginigising niya ni Randall Bunagan mga taga-Kana. Bakit tutulog-tulog ba? Ayan, sabi nito, malaki ang budget ng PhilHealth, 200 billion per year ang budget yata. Yun na nga eh, kaya nga sinasabi eh. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yan na nga talaga ang term diyan eh. Ginagawang gatasan 'yan ng mga gustong kumandidato. Pag gusto mong kumandidato, diyan ina-appoint. Para pwede mong gatasan. Kasi mahirap nga naman, ang mahal-mahal nga naman, milyon ang kailangan mong gastusin para kumandidato ka ng Senado, di ba? Kaya ngayon, nako, napaka ano ha, eto, ewan ko, pero sa totoo lang ha. Eto yan eh. Eto pa, tingnan mo itong reklamador na itong isang to. Ayaw dyan. Hulaan nyo kung sino itong may ayaw dyan sa emergency power na yan. Eto. Si Contra. Hulaan ninyo. Ayan. Itong napaka-plastic na Gabriela na ito. Iginit ng Gabriela party list na hindi malulutas ang emergency powers o ng reforma ng publika ang problema ng bansa sa usapin ng health system. Paano mo nalaman? Paano mo alam? Paano mo ano? Wala ka namang sinasabi. Kahit anong buladas ng administrasyon. Oy! Myra Rose, thank you ha. Welcome to Banateros. Kahit anong buladas ng administrasyong ito hinggil sa emergency power at reforma ng PhilHealth, hindi nito malulutas ang dekada ng problema ng bansa sa usapin ng sistemang pangkalusugan. Nadulas na rin siya eh. Bakit? Dekada na daw. So alam niya hindi problema mula kay Duterte. Pero ayaw na niya niyang solusyonan. Sa kanya, let's do the same thing again and again and wish na may mangyari. Alam mo kung anong tawag niya, no? Ni Einstein dyan? Tanga. Ay, sorry, hindi pala. Insanity. Yan ang tawag ni Einstein sa mga ayaw ng pagbabago. Ang gusto nila yung ulit-ulitin lang yan, tapos antayin natin magbago ang resulta. Pero ulit-ulit lang naman ang ginagawa mo. Kasi tingnan mo, kahit anong buladas daw ng administrasyong ito hinggil sa emergency power reforma sa PhilHealth, hindi nito malulutasan ang dekada ng problema ng bansa sa usapin ng sistemang pangkalusugan. So anong wish mo? Anong solusyon mo? Hindi pala masusolusyonan eh. Anong solusyon mo? Alam ko kung ano. Palitan ninyo ang gobyerno ng komunista. Yan ang nakalagay sa pangapapel ninyo eh. Huwag mo sabing hindi. Accountable si Presidente Duterte sa lantarang nakawan sa PhilHealth dahil siya mismo ang luklok ng bagong PhilHealth CEO na walang alam sa larangan ng pampublikong kulusugan.
Si Raulo ka pala, kakasabi mo lang na dekada na yung problema, tapos biglang si Duterte may napakasira ulo nito, no?